Sa naunang bahagi ng ating video ay nalaman natin ang mga naging dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, matutunghayan naman natin ang naging daloy ng World War II. Matapos ang pagsakop ni Hitler sa Poland, ipinahayag niya na hindi na siya hihingi na pabor sa ibang mga bansa. Pero dahil sa ilang ulit na siya hindi tumupad sa pangako, lalo naghanda ang mga allies para sa anumang mangyayari. Ang mga Pranses ay nagtatag ng isang depensa sa pamamagitan ng pader na konkreto na tinatawag na Maginot Line. Nagtatag din ng mga depensa ang mga bansa at nagpalakas ng kanilang hukbo. Noong tag-araw noong 1939, si Hitler at ang kanyang hukbo ay sumalakay sa Austria at Czechoslovakia. Pagkatapos, gusto niya ring kunin mula sa Poland ang Baltic Port at ang Polish Corridor. Tumanggi ang Poland, kaya nagkaroon ng krisis. Noong September 1, 1939, ang persa ng Nazismo sa lupa at himpapawid ay sumalakay sa Poland. Ipinaglaban ng mga magigiting na taga-Poland ang kanilang kalayaan. Nang malaman nito ng Britain at ng France, sila ay nagpahayag na pakikidigma laban sa Germany. Noong September 17, 1939, ang Russia na may lihim na kasunduan kay Hitler ay sumalakay rin sa Poland sa gawing silangan. Hindi nagtagal, ang Poland ay nalupig. Pinaghatian ng Germany at Soviet Union ang Poland ng walang labanan. Sa kabilang banda, sa kalurang Europa, ang mga hukbong Pranses at Ingles ay nag-abang sa likod ng Maginot Line. Pero, hindi naman agad na nalakay ang Germany pagkatapos ito masakop ang Poland. Sa panahong ito ay naganap ang Phony War. Ito ay tumutukoy sa panahon sa Europe kung saan walang kaguluhang naganap kung kaya't inisip at nakampante ang mga tao na wala nang magaganap na pag-atake. Noong April 1940, ang Phony War ay biglaang natapos dahil sinimulan ni Hitler ang kanyang bagong taktikang tinatawag na Blitzkrieg. Ito ang biglaang paglusob ng walang babala. Ang mga taga-Norway ay lumaban pero madali silang natalo. Samantalang ang taga-Denmark naman ay hindi na lumaban. Noong May 10, 1940, ay biglaang sinalakay ng mga Nazi ang neutral na mga bansa ng Belgium, Holland o Netherlands at ang Luxembourg. Binomba ng mga eroplanong Aleman ang mga bansang ito na kutawagin ay Low Countries at sinira ang mga paliparan, pahatiran at tulay. Ang hukbong Ingles at Pranses ay sumugod sa Low Countries upang tulungan sila sa pakikipaglaban, pero sila ay natalo. Noong May 14, 1940, ang Holland ay sumuko na. Hindi nagtagal, sumuko rin ang Belgium noong May 28, 1940. Ang hukbong Pranses ay umurong sa tabing dagat ng Dunkirk. Sa ganitong kipit na kalagayan, ipinasya na punong ministro ng Inglaterra na si Winston Churchill na umurong ang hukbo. Ang kagitingang ipinamalas ng mga sundalo laban sa mga Aleman ay itinuturing na epiko ng Dunkirk. Balik naman tayo sa sitwasyon na bansang France. Ang mga French ay umasa sa Maginot Line bilang kanilang tanggulan. Kaya naman, nabigla sila na dumating na lamang sa pintuan ng Paris ang mga German noong June 10, 1940. Bumagsak ang France at ang pamahalaan ay inilipat sa Bordeaux. Sa ikatlong bahagi ng ating video ay malalaman natin ang mga pagkabigo na tamo ni Hitler at ang pagsali ng United States sa digmaan. Malalaman din natin ang ilan pang mga mahalagang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig.